Hello, it's Alvin and I'm a gender consultant and today, meron po tayong isang video na pinadala sa akin for me to react to. So itong video na ito ay, this is a person na nagrarant tungkol sa maraming bagay pero definitely he's just pissed off with a lot of gays. And sabi niya, he's a proud homophobic. Siya ay si Jake and Jackin Daniel or Jackin Jake and Daniel. I don't know how to pronounce his name though. But we're going to watch the video and then I'm going to react on it and I'm going to share my thoughts afterwards kung ano ba talaga, what's the fuss about. All right? So, let's go. I don't care what you say or what you think. I don't like gays and trans because it's immoral. What? Because there are only two genders. No. The male and the female and nothing more. No. Yeah, sabi ko nga, dahil that's what you know. Kausap ko sa Twitter, yung aking that's not what science is telling us. Yung pagdepensa namin na hindi dapat dapat bigyan ng pagdepensa namin na hindi dapat bigyan ng pahinga muna mga doktor. O hindi dapat muna pabigyan ng kanilang hinaing dahil nasa kalagitnaan tayo ng gere. They're okay? Not asking for rest like okay, they want to rest at home. Hindi namin ini-validate yung hinaing ng mga doktor. Pero sana naman huwag nyo rin i-invalidate triggered na ako. Yung aming hiling na makabalik sa paghahanap buhay na kami ay may pera. Okay? Kaya, that's understandable. Yun na nga. And you need the balance of both. Dahil walang maisagot sa mga argumento ko, sa mga sinabi ko. Matapos tirahin yung negosyo ko, tinira din nila yung mga personal na bagay sa akin. Love life, homophobia. Yes, I am a proud homophobic. I don't care what you say or what you think. I don't like gays and trans because it's immoral. You don't care but you're actually posting it in social media so you do care. Wala akong sanggol na isinilang na nagsabing pagkalabas ng kanya sinapupunan ay sinabi niyang bakla ako o trans ako. Yes, wala because they don't know how to speak yet. Damn. Okay? Wala pong ganun, ha? Huwag tayong bobo, please. Ngayon, hindi rin po ako nai-impress sa mga taong liberal. Dahil kalamihan ng mga iniisip nila ay pantasya. Huh? Pinagpapantasya nila yung gender fluidity. Whatever, wisip. Okay? Where did you even know the term? Tinira-tira yung pagka-homophobia ko, tinira-tira yung love life ko. Inabusaswano ako ng kung ano-ano. Kung kayo ay hindi nyo kayang makipag-usap ng rational, critical, simple lang, huwag kayong makipagsabayan sa mga usapan na hindi nyo kayang dalhin. Okay? Kano lang naman kasimple yan eh. If you're not, if you think you can't win the conversation, don't get involved in the conversation. Okay? Wala po, hindi po ikahangat na kahit sinong tao ang paghatak sa ibang tao pa baba. But you just actually okay? Did among gays so, kung i-address yung mga and trans. Nambabash. There is no such thing as hate speech. Wala pong hate speech. Guni-guni nyo lang yan. Kasi but you said you want to kill gays in your Twitter post. That's a hate speech. Ayun, sinabihan ako ng pangit, sinabihan ako ng lahat na. Homophobic. Threat. Yes, I can be a threat if I needed to. Well, you know. I can be a threat if I needed to. Only if what you put out there will just go back to you. So if you put out trash, okay. You will get trash. And yung mga nagsasabi na hindi daw ako habulin ng bata, bakla. Well, dito mismo sa Royal Palm, Acacia Estate, nakaranas ako dyan. Naglalakad lang ako dyan, ilang beses, habang maya-maya, nag-shortcut si bakla para lang makasalubong niya ako. Iniwasan ko. Matapos nun, the second time na naglakad ulit ako, ayan, dito sa garden na yan, medyo madaling na. Ayan, dito sa garden na yan, na-corner ako. Na-corner ka? Tignan nga natin kung ano mangyayari. Ganun sila kadami? So, iniyan ko. Kinilala ko. Kinilala, nagkakilala kami, okay.
As dito sa kung saan ako nakaupo ngayon, dito mismo sa kung saan ako nakaupo ngayon. Usually people who are homophobic would not want to be associated with anything or anyone that they think who are gay. Usually they just like scram, they flee. Sabi ko sa kanya, or if not, they fight. Kasi gusto kong magmamasahe sa akin babae. Kasi lalaki ako, diretso akong lalaki. But why would you engage if you already knew? Sabi ko, politely and respectfully, I will decline. But I will respect you for who you are. So, kung makipagkilala sa akin, fine. Okay, no problem. Pero hanggang doon ka lang. What? You can't touch me. But that night, nung araw na yon, na ginawa niya sa akin yon, hinihipuan na niya ako kung saan-saan. Dito sa chest, dito sa binte. How huge is this person to overpower you? Iyayaya pa ako dun sa may clubhouse na mas madilim noong time na yon. Gabi yun eh. Oh. Tangina ko sa babae kung ginawa yan, sexual harassment yun. It was sexual harassment. Eh kaso? Kahit lalaking gumawa niya, sexual harassment pa rin yun. Hindi, hindi ako nagreklamo. So why not? Kasi alam ko pag nagreklamo ako, putangina, gasto sa abogado yan. Not necessarily. Pa-paperwish pa ako sa presinto. Sipin niyo, kung hindi po, kung bagong kakilala kong babae at ginawa ko yung ginawa ng bakla sa akin, diba? But if you despise gays that much, you will do everything in your power. Diba? To really, you know, put down that person. Diba? Tapos sasabihin itong mga baklang to, sila ang kailangan ng proteksyon. Kung alam ko lang na mangyayari yun, sana pala nagdala ako ng hidden camera. Siguro, tatanungin ko sa mga gwardiya rito kung merong mga CCTV dito sa kabana. Baka sakaling na-record yung ginawa ng baklang yun, nang mailagay sa YouTube. No! What you need to do is to file. If totoo na you were harassed, you need to file. Not post it in social media. Makabastusan nila. You just wanted to prove a point, but actually, you don't want to follow what is legal. Yun yung first time. Inipuupuan ako ng bakla nung unang gabi. Third time na nakita kami. Naglalakad-lakad ulit ako. Third time kayo nagkita? Eh, since sabi ko, I need self-respect. Sabi ko, self-respect. Respeto sa sarili ko. Inawag niya ako, in-ignore ko. Sabi ko, ayoko na. Hindi ko gusto eh. In-ignore ko. Kinabayaan ko. Alam mo, ginawa ng gago? Nagtawag sa telepono, maya-maya, eto na yung mga gwardiya, nag-iikot-ikot dito. Hindi ko maintindihan kung bakit. Yung ginawa ko, lumapit ako sa gwardiya. Sabi ko, sir, ano problema? Ano meron? Wala naman daw, nagbabantay-bantay sa sila. Doon pa lang, alam ko na. Sabi ko, gumawa ng ano to, itong guwardiya, itong bagla, nagtawag-tawag siya ng guwardiya para kunwari, palabasin ang masama ako. Dahil lang, in-ignore ko siya. Wait, I'm siya, confused. Dahil lang, hindi ako hindi ko pinayagan na kausapin siya. Are you living in that condo? So most likely, they would have known you, right? Pasusin yung negosyo ko, tirahin yung love life ko, tirahin yung homophobia ko. Alam ko ninyo, it's just a sign of weakness on your part. Dahil wala kayong may batong magandang argumento. Okay? Huwag niyo pong idahin sa akin na ako hindi abuli ng bakla rito. Dahil nakaranas na ako. Nakaranas na ako rito. Hindi po lahat ng tao ay kinakailangan sumang-ayon sa inyo. And it's okay to disagree. Okay lang po na that's right. Sana lang hindi kayo yung parang mga sirahulo na dahil wala kayong masagot, mambabash kayo. Nasabihin nyo, pangit. Bakit kayo? Kung talagang guwapo kayo, maganda kayo, bakit kailangan nyo magparetoke? Ha? Wow. Sige, retoke pa. That was an assumption. Kung maganda ka, guwapo ka, hindi mo kailangan magparetoke. Lahat na nang bash sa'yo ay nagparetoke. That was painful to watch. Jackie Daniel, whoever you are,
I'm trying to understand where you're coming from. And seriously, homophobia is something real, okay? And you are a testament of this. That's why a lot of people actually fear their lives because of people who profess things like you did. Pero sige, you know, for the purpose of educating my viewers and my subscribers, para maintindihan nyo lang. No? At saka gusto ko lang din maintindihan kung saan siya nanggagaling. I'm going to explain and perhaps answer to some of those things that he mentioned. Okay. First off, he said that there are only two genders and wala dang pinanganak na nagsabi na siya daw ay trans o bakla. The answer to that is, according to sexuality studies, it's a spectrum. Before, one of the theories, isa sa mga pinaniniwala ang teorya, at hanggang ngayon ay ito pa rin yung isa sa malakas, ay ang tinatawag natin biological determinism. Kung ano yung ari na meron ka nung ipinanganak ka, will determine who you are as a person. And this is where that's problematic. Because yung ari mo does not determine who you are as a person. Dahil habang lumalaki ka, mas lumalawak ang pananaw mo at pagkilala mo sa iyong sarili. And definitely, nagbabago yun habang lumalaki ka. Yung sinasabi niya may dalawang gender lamang nung ipinanganak, what he might probably mean is may dalawang biological sex at birth. May pangatlo pa po, pero hindi ito masyadong nire-recognize dahil marami pong yung sa pangatlo, may mga tao na nagde-develop nun when they grow up. So, hindi agad siya nakikita at birth. So, ang pangatlong kategorya na yan, sa biological sex, ay tinatawag po nating intersex. Ito po yung taong may dalawang class, may dalawang ari. No? Although, hindi sa lahat ng pagkakataon na nang pinanganak sila, automatically, nandun na yung dalawang ari. No? Most likely, yung isa doon ay hindi pa ganun kapormado, hindi pa ganun ka-mature, at habang tumatanda tong taong to, mas nag-develop din yung pangalawang ari niya. However, yung sinasabi niya kanina, dalawang gender ay dalawang biological sex. Ito po yung male and female, and usually, ang nag-assign po nito ay ang medical doctor or ang physician nung pinanganak ka. Pero, pag sinabi po natin gender po ay pagkakakilala sa sarili. At ang pagkakakilala sa sarili ay hindi lamang pagiging lalaki o pagiging babae. Marami po yun. At ito po ang bigay sa atin ng siyensya. Ito po ang regalo sa atin ng siyensya. Ng pag-aaral ng mga sociologist, pag-aaral ng mga psychologist, pag-aaral ng mga sexologists, at saka pag-aaral din ng mga iba't iba pang mga eksperto pagdating dito. At nung pag-alaman nga po natin na hindi lamang dalawa ang gender that's present in humanity. There are a wide range of different sexual orientations and gender identities. However, yun, sinasabi nga niya na wala namang pinanganak na na nagsabing bakla o trans. Wala din namang mga batang pinanganak na nagsabi lalaki ako at sa babae ako. Ang nagsabi nun ay mga adults. No, ang mga matatanda, ang mga nakakatanda, sila ang mga nagsabi, sila ang nagdetermine na ang batang ito ay lalaki o babae, period. Kaya nga may issue tayo with how society determines. Kasi supposedly, yung pag-determine ng identity ng isang tao ay dapat yung sa tao mismo na nakakaranas at nakaka-experience noon. Hindi yung doktor o hindi yung magulang. Okay? So, ang dinedetermine lamang ng doktor ay yung tinatawag nating biological sex for the purposes of census. Para lang matag kung ito ba ay
may penis o ito ba may vagina. That's it. But it has nothing to do with yung tinatawag nating identity, because that one develops later on in life as we grow older. Okay? Yung sinasabi niya na I'm a proud homophobic, or I'm a proud homophobic man. Okay? So, ano ba talaga yung homophobia? Ang homophobia ay isang malawak na parang range of negative feelings and emotions at mga attitudes towards sa mga taong homosexuals o yung mga taong na-attract with the same sex. No? So, usually, pwede din itong LGBT, pero usually ito talaga ay pang homosexuals. Kapag sa bisexual, biphobia, kapag galit siya sa trans, transphobia. So, dahil galit siya, sabi niya, sa mga gays at saka sa trans, so, homophobic siya at saka transphobic din siya. So, kumbaga parang anything or anyone na non-heterosexual, hindi siya sumasang-ayon doon. At marami pong pinanggagalingan niya. No? Maaring ito ay nanggaling sa kanyang religious belief, because ito ay implanted, na ito ay tinuro at nakasanayan natin, na sinasabi sa atin habang lumalaki tayo na ang normal lamang sa lipunan ay mga babae at saka lalaki na nagkakagusto sa opposite sex. Yun lamang ang turo, wala nang iba. Paulit-ulit, no, nai-indoctrinate tayo sa paniniwalang yan. Pero in reality, hindi po yun totoo. At madami pong mga tao na nakaka-experience ng homosexual or bisexual attraction, okay, habang sila ay lumalaki, habang mas kinikilala nila ang kanilang mga sarili. At ito nga po yung sinasabi natin na, yun yung sinasabi din niya kanina na gender is fluid. It's good nga that he mentioned that, no? Kasi parang nagulat niya ako, parang, oh, alam niya yung gender fluidity. Gender fluidity ay isa pong paniniwala na kung saan ay ang mga tao ay hindi fixated sa iisang sexuality lamang. So habang lumalaki tayo, ang paniniwala na to na gender fluidity ay tayo ay nagmo-move, no, from one sexuality to another. So habang kinikilala natin ang ating sarili, habang kini-question natin, habang mga life experiences natin, mas nakikilala natin kung sino ba talaga tayo, kanina tayo na-attract, no, kung ano ba yung basis natin of physical and romantic or intellectual attraction, ano ang pagtingin natin sa ating mga sarili, ano ang gusto nating mga itsura, etc. Lahat ng yan na de-develop natin habang lumalaki tayo. At within that time frame, nagiging fluid tayo. Hindi tayo talaga fixated sa isang isang spectrum lamang ng yung tinatawag nating gender spectrum. Hindi lamang tayo na naka-box doon. Tayo ay umaandar doon sa spectrum na yan. Okay. Hanggang to the point na talaga na solidify na natin ang ating pagkakilala sa ating sarili, at yun na din yung susundin natin. Hindi po lahat din ng mga tao ay sabay-sabay doon sa pagkikilala ng kanilang mga sarili. There are some na maaga po nilang nakilala at na-solidify ang kanilang mga sarili, and then they were already fixed with their identities when they already have their consciousness. So, usually when they have their consciousness at around 3 years old, okay? So, 3 years old hanggang pataas, no? So, fixed na yon. But there are some people na merong mga life experiences later in their life during adolescence or during adulthood na nagkakaroon ng malaking impact sa buhay nila to the point na they have to understand na or pre-process themselves. Ano ba talaga yung experience niya na yan? So, that's religious belief. Pangalawa naman is yung family upbringing, no? Kung paano siya pinalaki ng kanilang mga magulang, pinalaki ng mga adults around him. Okay? At maaari ito naka-influence din sa kanya, dahil maaaring ang belief na yan ay nanggaling din sa mga adults na nakasalamuhan niya at lagi niya nakakasama everyday. Okay? So, at pangatlo ay ang tinatawag nating internal homophobia. So, ito ay maaaring experiential. So, sabi nga niya, naka-experience siya,
Okay? At hindi po, hindi dahilan o sinasabi niya na hindi porket hindi siya kagwapuhan kagaya ng ibang mga lalaki, ay hindi na siya habulin ng mga bakla. Okay? Yun ang sabi niya. Okay? And I actually believe him. It doesn't actually, wala po yan sa, wala yan sa mukha eh. Wala yan sa kung ikaw ba ay magandang katawan mo, whatever. Actually, kung meron talagang mga mambabastos talaga sila regardless of how you look like or whatever. Okay? So, may mga harassers talaga. So, nangaharas sila because harassers sila. Yun talagang ginagawa nila. So, okay. Alright. So, may experience siya. So, sabi niya, so, yun yung possible reason kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na internalized homophobia. No? So, siguro maaring hindi niya na-process yun, kilit siya sa kanyang sarili dahil na-experience niya yung mga ganung bagay, tapos he felt powerless, he felt na wala siyang kakayahan para pagtanggol ang kanyang sarili. Okay? At makikita niyo to sa kinuwento niya, no? Later on, meron nga doon lumapit sa kanya na bakla, pagkatapos ay nag-offer sa kanya ng massage, etc. I think, while processing, at I'm trying to understand kung saan siya nanggagaling. Kasi kung homophobic ka na, most likely, anything na in relation to homosexuality, you will avert. Ibig sabihin nun, iiwasan mo talaga siya. Or if not, you will directly fight it. So, kaya nga yung maraming mga homophobic na mga tao ay will resort to violence. No? So, binubugbog nila yung mga nakikita nila, mga bakla, or anything lang na or maybe verbal abuse, no? Anything na may makita lang sila na they think and they assume na ito ay sign ng isang ng kabaklaan, they would, you know, attack. Okay? Regardless kung sino man yan. This didn't happen in his case. No? Hindi niya iniwasan, hindi niya inaway, bagkus ay lumapit pa siya, nakipagkilala siya, at, you know, you're already a grown man. I think, with your experiences, according to how you claim it, dapat alam mo na, mararamdaman mo eh, that hindi yun yung intention. No? So, hindi lang siya makikipagkilala sa'yo. Pagkatapos, sinabi niya na hinawak-hawakan siya. So, definitely, may sexual harassment na doon. So, hinawakan siya inappropriately. Pero hindi naman niya ni-report. Hindi niya rin pinablatter. Pero, nakaya niyang isiwalat sa social media. So, I don't know. Kasi usually when, you know, pag mga victims of abuse, mga disempowered eh, mga takot. Takot silang lumantad, takot silang magsalita at i-share yung kanilang mga storya. Unless they feel empowered. Unless they feel na, ano na, parang nabigyan sila ng lakas ng loob to actually speak out. Okay? Pero dito kasi, nauna nang niyang ginawa yung pag-expose sa social media. Bago niya, hindi nga bago eh, wala siyang ginawa ang any legal action whatsoever. No? At tatlong beses pa silang nagkakita. So, dito, somehow, in as much as I would want to believe yung kanyang statements na, you know, he was inappropriately touched, etc. Sabi niya ganun, hihingi siya ng mga videos and sa CCTV, and then he's going to post it in social media. So, ang gusto niya talaga ay mamahiya. Yun lang. He doesn't want anything like legal justice. He doesn't want the inappropriate action to stop. What he just want is to you know, humiliate. Okay, yun ang gusto niya mangyari. So, in a way, this already parang negates yung kanyang sinasabi na ako ay naging biktima. Parang ganun yung gusto niyang kasing ipalabas eh. Kasi siya mismo, kita mo naman sa mga statements niya, di ba? Na talagang, he just, you know,
doesn't want it. Okay? And yung sinasabi naman niya na he's being attacked sa kanyang business, he's being attacked sa kanyang love life, sa kanyang physical features, etc. We cannot blame how the public reacted, but at the same time, hindi ko din ina-accept yung ganong klaseng approach. So, if we wanted to win over allies and we wanted to win over people who are in defense, that is not the right way to do it. Okay, if you attack a person based on his or her physical attributes, sa kanyang love life or sa kanyang family, this now becomes problematic because you are part of the problem. What we need to do is to educate this person and to, you know, rationalize with this person. Hanggat maaari, respond with this person with empirical data. So, balikan natin siya ng mga pag-aaral, balikan po natin siya ng mga information that are actually researches, or if not, ay balikan natin siya ng kuro-kuro na hindi naman umaabot sa bastusan. So yun lang naman yung point ko. And then meron din po isang pag-aaral na lumalabas that usually karamihan ng mga taong homophobic ay sinasabing lumalabas sa isang pag-aaral na sila din ay mga closeted homosexuals. So hindi sila nagsasabi publicly, hindi sila naglabas kanyan. Tinatago nila yung kanilang homophobia kasi takot din sila na malaman ng mga tao, ng publiko yung kanilang pagiging homosexual. And ang ginagawa nila is nagiging homophobic sila. So it's a defense mechanism so that people won't be able to actually see them for who they really are. Kaya maraming pong mga news na lumabas yung mga ilang mga religious leaders, like mga pastors, even some of US senators and yung mga congresspeople who are actually anti-LGBT. They were actually found to, you know, to have homosexual affairs, or if not scandals, you know, dealing with the same sex or the same gender. So, alam niyo, yun yung lumalabas sa mga pag-aaral. So anyway, ano pong pwede po natin gawin para sa mga ganitong klaseng tao? Kasi may mga iba't ibang, for me, may iba't ibang gravity or levels ng pag-e-engage sa mga homophobic na mga tao. May mga iba po kasi na kaya pa nating to reason out. Kaya pa nating kagaya na lang nun, no? So kung gusto niya makipag-usap, makipagtalastasan, so sige, let's do it, no? Pero may hangganan po yun, no? May mga homophobic po talaga that you know, hindi talaga kaya na i-reason out, and these are the people that you have to know and do not engage, because when you engage them, all the more that they want to agitate you, they wanted to, you know, make you look that ikaw yung talo sa diskusyon. Lalo na kapag ginagamitan ka na ng mga scriptures, holy scriptures, Bible, and other religious texts. Okay, especially if you are not that, like, a scholarly pagdating sa mga ganyan, so don't engage them when it comes to those things. In as much as possible, engage them, but engage them using empirical data, empirical information. And then, also, we just have to call out when it is necessary for us to call out. So, we need to call out these kinds of attitude, because these kinds of attitude are the ones na nagkakaroon ng problema pagdating sa lipunan, because if a lot of people will actually support that kind of belief, now it becomes problematic for LGBT, for a lot of queer folks, no? At marami pong makaka-experience ng stigma and discrimination. And this kind of homophobia can actually transform into what we call an institutional homophobia. So, ibig sabihin nun, yung belief na yan ay natatransform na siya into a belief of a certain institution.
So ito ay nagiging paniniwala na ng isang institusyon, ng isang government office, ng isang policy. At dito po tayo magkakaroon talaga ng mga main problem because ito po yung magiging reason kung bakit marami pong mga tao ang ma-stigmatize, ma-discriminate, at makaka-experience ng tinatawag natin mga hate crimes. At yan po ay na-experience ng mga Filipino LGBTs dito po sa Pilipinas hanggang ngayon. So, yan lang po ang masasabi ko for Jack and Daniel. So, I don't know how we are going to respond to this, but the only way for us to respond to this properly, in my opinion, is sagutin natin siya ng mga empirical data. Sagutin natin siya ng mga pag-aaral. Sagutin natin siya ng siyensya. Huwag nating patulan yung mga religious belief kasi mahirap yun eh. Kasi belief niya na yun as a person. But we can still counter. No? At the same time, hanggat maaari, huwag tayong pumunta sa mga personal na mga atake because it will not help our cause. It will not help propagate our idealism or our belief na dapat ay mas inclusive ang society. Ang ginagawa natin ang mas hinahati natin. Instead na ma-win over natin siya, definitely, mas magiging negative ngayon siya. At mas maraming pang maaaring kumampi dahil sa tingin nila ay ang LGBT naman ang nag-o-oppress sa mga taong may paniniwala na opposite sa kanila. So yun lamang po, maraming pong salamat. At kung meron po kayong opinion tungkol po sa kanya at sa mga sinabi po niya, comment below. And dun po tayo mag-usap. Hanggang sa muli, kita kits. Bye!